ang Amerika, tutulungan ang Pilipinas na makapag-acquire ng mas marami pang assault amphibious vehicle. Pinaplano pa nga po ng ating bansa na bumili ng mas maraming units nito. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil sa patuloy na pagsuporta ng Amerika sa modernization program ng AFP, ay ilang proyekto na nga po ng ating bansa ang tumatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos. At ngayon nga pong mas umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, ay mas lalong kailangan ng ating bansa ang tulong ng Amerika. Isa nga po sa proyekto ng Pilipinas na patungkol sa modernization program na nangangailangan din ng tulong ng Amerika ay ang Amphibious Assault Vehicle Acquisition Project. Sa kasalukuyan ay meron pa lamang 8 units ng ganitong klaseng asset ang ating bansa. At ayon pa nga po sa Philippine Marine Corps ay kailangan pa ng ating bansa ng mas maraming units nito upang mas maging komportable sa pag-operate sa iba't ibang mga misyon. Ang Assault Amphibious Vehicle ay isang fully tracked amphibious landing vehicle na minamanufacture ng US Combat Systems. Ito nga po ay mas kilala sa tawag na AAV at officially designated bilang AAVP-7A1. Ang AAVP-7/A1 ay ang kasalukuyang amphibious troop transport ng United States Marine Corps. Kailangan nga po ito ng US Marine Corps Amphibious Assault Battalions upang mag-land sa surface assault element ng landing force. Ang AAV na ito, mga idol, ay unang pumasok sa serbisyo noong 1972 hanggang sa kasalukuyan. Minanufacture nga po ito ng United Defense hanggang 2005 at BAE Systems naman simula 2005 hanggang sa kasalukuyan. Ito nga po ay may bigat na 29.1 tons, may haba itong 7.94 meters, width na 3.27 meters at height na 3.26 meters. Ito nga po ay pinapagana ng 3 crew at may capacity hanggang sa 21 na tropa. Ang main armament nga po nito ay isang MK-19 40mm automatic grenade launcher at 12.7mm M2HB heavy machine gun. Sa makina naman ay gumagamit nga po ito ng Detroit Diesel 8V53T 400 horsepower Cummins VTA 903T na nagpaproduce din ng 525 horsepower. Sa suspension naman ay gumagamit nga po ito ng torsion bar in tube at torsion bar. Ito nga po ay may operational range na 480 kilometers per hour at may maximum speed na 24 hanggang 32 kilometers per hour kapag off-road, 72 kilometers per hour naman kapag surface, habang 13.2 kilometers per hour kapag nasa tubig. Sa kasalukuyan, ang mga military operators nito ay ang Argentina, Brazil, Greece, Indonesia, Italy, Japan, Pilipinas, Romania, Taiwan, Spain, South Korea, Thailand, United States, at Venezuela. Mga idol, ang mga AAV na inooperate ng Pilipinas ay mula sa South Korea dahil ang South Korea nga po ay official din gumagawa ng mga amphibious assault vehicles. Kaya't pag nagkaroon nga po ng additional na acquisition project para sa mga karagdagang AAV, ay sigurado nga pong sa South Korea din tayo bibili. Maaari nga po tayong pondohan ng Estados Unidos upang makabili ng mga karagdagang amphibious assault vehicles. Bukod pa nga po dyan, mga idol, ay maaari din gamitin ang excess defense article upang makapag-acquire ang Pilipinas ng mga segunda manong AAV mula sa Amerika. Malaking tulong nga po ito sa ating bansa upang mas maboost ang capabilities ng Philippine Marine Corps. Malaking bagay at malaking tulong nga po ito para sa Philippine Navy, lalo pat sa West Philippine Sea ay patuloy pa rin ang pag-angkin ng China sa ating mga teritoryo. Dapat na nga pong i-militarize ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nang sa ganun ay hindi tayo tuluyang masakop ng China. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon, mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo, mga idol!